Music Department. Ini madali ang pag-lead bago lang ang atong pianist after na admissions Pastor Daniel and then ipulingan ang Sister Joby kaya mag-admission po sila mauna na kumbik si James para magdala sa atong piano. Wala siya sa eskwela at he is trying his best na maka-play. Of course, nagkantang mga musician po din eh, labi na sa string instrument, guitar, violin, kung isa pa na, ukulele, kung isa, at ano? Bandolia. Bandolia. So, may bandyo pa tayo, ha? Kung buwan ka, katong makaibalo, hindi yung kapasikan ang inyong namagasa o talento magpagamit sa dino. Pray for wisdom as he leads the choir. He takes unwinding and wisdom to assign songs. E kung hindi kami nagkaminaho, walang power, hindi lang porque nagkanta ka na, kanta na lang, na kailangan ang buwan ang kanta, hindi ang mga mukanta, mas be prayerful, spiritual, kaya pwede kang maging babag. Ang music ay kung baga sa tubig, kini mo sa tanong pa ang bilig para mahumo. Aron na pag nagwali ng pastor, hanggang niya natin kasing-kasing. Amen. Ang music gani, hindi na kami nao. Hindi nao ang pagkanta. Ano na yung dimension din eh, nawa ka ng tapas of professionalism. Kaya pinalang sa inyong kabalo ko ba sa nota? Pero be sure, matama ang pagkanta. Aron na hindi katawanan, hindi ko niya malimong babag sa mensahe. Ang usapot ka problema na maayon ka magkanta, hindi ka po magpagano. O naman po nang isa ka problema. Hindi madali lang ka manaway sa uban. O pag ako kaliha, o isa ka itong kakanta nila nabitan. Maayon. Manuli ka nila yung kanta kung maayon ka. Kung anong problema na ito sa itong simbahan ng karoon. 1 John chapter number 3. Verse number 1 only. 1 John 3, verse number 1. Now because we have only one verse, kaupak na itong ibasahon. The first reading, kananta. Second reading, we will give chance to the ladies to read the verse. Third reading, mga men sa congregation, and then ang last reading, ako. So, balik ang upat na itong mahagyan sa atong mga mata. Ang versikulo. Sometimes, mag-usara, madaling mag-memorize. 1 John 3, verse number 1, together now. Behold, what a manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Okay, all the ladies, ready to start. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Therefore the world knoweth us not, because it knew him not. Okay, mga mata lang, ako ang ulihin na mabasa. Behold, what manner of love the Father hath bestowed upon us,
that we should be called the sons of God. Therefore, the world knoweth us not, because it knew him not. Madambo it. May usa ka anak sa usa ka hari na tungod sa isolation sa palasyo, naghangyo siya sa iyang amahan. Kay duol naman ang maimunato ang mga murag squatter area. About half kilometer away, makita niya sa palasyo at makita niya mga bata na nagulang at to, masaya, etc. So sabi niya, mahal na hari, pwede ba namutlay ng buong halubilo sa mga katawahan na to? I'm alone here and murag-burig ang tinawin ko din niya. Pwede ba naialaw na po na po join sa ila ng kilalang ka mga uras. So, imon sa hari, I will allow you to go there to join with them. But always remember na you have the greatest privilege in the world, and that is you are prince. Prinsipi ka, anak ka sa hari. Hindi mo kinahanglan i-lower down ang iyong standard. Hindi ka dapat magpariho nila na mga pobre lang sila. Kundi ipabilin mo ang iyong integridad, ang iyong honor bilang prinsipi. So, ni-adto siya sa madaling kasnotian o pihalubilo siya ato. Nakita niya ang tinutangay ng kalipay na biniklastik sa mga bata in spite na sila less fortunate, in spite na nagpuyog lang ato sa squatter, in spite na ilang kinabuhi, samtang uman sa ila ay 1 meal a day lang, naibog siya. So balik siya, ulit siya after mga few hours. Ipamutan siya sa niyang mahal, kumusta? Kung ano siyang na-obserbaran mo? Sabi niya, may na-obserbaran ko, amahan, na wala sa ako, ang kalipan. Nabisan kundi lang sila na ang tinutanay ang smile, tinutanay ang kalipay sa ilang mga labok. Amen. Pwede ba kung makubalik ang umat ko? So, imo sa mahal, sige lang. But always remember, i-retain mo ang imong dignity. You are a prince. Natawag ka. You were born as a prince and you will die as a prince. You are the son of a king. So, nakaw siya. And, natunan na Domingo, ang mga bata at to ay, may naadiay mga extinction glasses na katundok sa ila. So, observe siya. May natundok din ito ng teacher sa Bible na nagpakanta sila. At historiahan ng mga Bible story to make that long story short na expose siya sa gospel. At nakaingon siya maudiay niya na malipayon sila. Because of the privilege that they have knowing Jesus as their Lord and Savior. Amen. 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 So, enjoyin siya, nidawat siya sa Ginoo, ubat sa mga bata, naging mali pa yun, enjoy siya sa kanta, wala niya na-experiensyahan sa iyang pagka-prinsipi. At grabe na niya na move na siya, involved na siya kaya. And then comes the time that he has to go home. Pag-abot niya sa iyong balay, ingon sa mahan, kumusta ang second day? Did you retain your integrity? Did you retain your privilege as a prince? Ingon sa bata, ingon sa anak, mahal na hari, tinudanay my greatest privilege ang kami yung prinsip.
But ang mga bata na ito has more great or greater privileges than I have. Ngano ka na kayong kanyanak ang nakabot sa akin? Nagpuyo kang palasyo. Tinuod na amahan. Privilege ka din na maging anak sa akin. Pero kung saan man wala kong kalimang, kung saan man wala kong higal, ang tuliring lang po isolated sa four corners of the palace, wherein dito na ang real joy, na ang higal, na ang assurance, and above all, I have accepted Jesus as my Savior already. Together with the kids, I have more greater privilege than being a prince. Amen. Mas labaw ang akong privilegio. Mas labaw ang privilegio. Ngayto, sa mga kabataan na bisan sila ay mga kumbrila, yet they know Jesus and they have that assurance of salvation. Na ngayon suon ko, walang pinaka-great or greatest privilege. Alam ka na ito kundi magiging Christian. Amen. Amen. What a privilege to be a Christian. Amen? Amen. Minsan, pangunta-punta, kung saan naman, born again ka ba? Kung saan ka? Asa ka kasimba? Are you a part of this group? They call themselves Christian? Oo, Christian lang man kami. Ha? Christian lang man kami. Ayaw yan ang iyalog ha. Indok the very life of Jesus Christ to everyone. Indok the very life of Christ to make you a genuine Christian. Amen. Ang Kristyanismo sa ating nasod ay termino lang magigamit sa mga religion na we are the only Christian nation in the Far East. Masubok na kita lang. Sundan natin ka ng alagyan. Kung tinuod, we are the only Christian nation in the Paris, ang pangutana kung ano kita na. Although, wakong idawat, kanang matermino. Pero kanang matermino, nakakatawa na. Kung iwan ka mo, claim ang atong mga katawan sa Pilipinas, we're the only Christian nation in the Paris, nano kita na ang manaso. Ang nakaklaim ni anak, nano wala ka nagdali sa bank, nano wala ka nag-antilay sa bank. If that is true position, amen. We are not a Christian nation in the Far East. Amen. We are a Catholic nation in the Far East. Ngayon, paano maging Christian ang tao? Simply by accepting Christ as your Lord and Savior. Tonight, I will be talking on the eight privileges of a Christian. May walog ka mga privilegio sa usa ka Kristohan. Minintaan siya na sulti ko na. Mura pinag-iyano-iyano ng nato, kinapaubos ng nato kini nga posisyon nato. Mura sa atong tanaw, a Christian naman ako. Ha? Usa naman ako ka membro ng usa ka Christian Church. Mga isuot ko, privilege na magiging Christian. Matod pa ni John sa iyang sulat, isang pagkasulat na puno ng wonder, puno ng amazement, puno ng inunatong na pagkamangha. Inun niya, behold, what manner of love the Father had bestowed upon us, that we should be called the sons of God. Amen. Isa ka pamunti, isa ka mainunatong na statement na puno ng amazement, puno ng pagkatinga, puno ng wonder. What manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Amen. We are not worthy to be called sons of God, but because of the love of God, but because of the grace of God, nahimo na ng mga anak sa Amen. Amen. What a privilege, mga isoon ko. I hope, ako ikinabuhi ang privilegio ngayon. May mga titulo na ginahatag ng Diyos sa ato. Ato litunan sa balaang kasulatan, daghan ang mga titulo. I'll be dealing with eight positions and privileges of a Christian tonight. Point number one, punta na sa una. The first privileges, as sons, He gives us pardon. Amen. Bilang mga anak, ang word na Christian is a general term.
But ang posisyon nato, ang titulo nato, gitawagta sa Bible nga Psalms according to verse number 1. What manner of love the Father has bestowed upon us that we should be called the sons of God. Mga anak sa Diyos, mga isuon ko. Anak sa Ginoo. Makaiwan ka ganit pag-anak ka sa presidente. Grabe ng pasigrado mo. Daghan ang mga naging presidente na mas grabe ang unsaling ang maimuna itong mapagpahanggong sa uban. Anak ko ng presidente. Ha? Wabata, naghatag kung ikong aton sa atong